A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. G'day everyone! It's another day of working from home and for today, gagawa ako ng mocha. As I've mentioned, nakabili ako ng outside but it is chocolate flavor so hahanapan ko pa ng milk variant ito. At gumawa lang ako ng mocha today. I then went to my little workspace at dito nga pala natulog si Cookie sa kwarto ko. O diba, hayahay kayo ang feeling nakahilata pa. Yan talaga ang favorite niyang position. So I have to get going dyan, marami pang dapat asikasuhin sa trabaho at marami pang dapat gawin. Importante talaga sa trabaho ko ang paying close attention to details kasi I deal with numbers and finances. So that's why I need to have coffee beside me para hindi ako antukin sa trabaho. It's Friday na nga pala today but technically Thursday shift ko pa dahil US time zone ang pina-follow ko sa work. But dahil Friday ngayon, sabi ni Jeff half day lang daw sila so I just prepared his breakfast at magsi-cereal lang siya today kasi kailangan ko na palang mag-grocery at tinamad rin ako magluto. Sabi niya okay lang naman daw sa kanya, then after his breakfast, I sent him off to school right away. Pagbalik ko, tinapos ko lang ang trabaho ko and then went to my bed to relax at magnap bago ako tawagan ni Jeff na pick-upin siya. Siya yung magiging alarm clock ko for today. Ay, si Cookie pala. Ginising na ako ni Cookie and picked up Jeff. Then I went to the kitchen as usual to prepare our lunch pero breakfast theme ang lunch today. Gagawa ako ng corned beef silog so ginisa ko lang ang corned beef and spicy nga pala ito. First time kong bumili ng spicy at bearable naman siya. Masarap yung pagkaanghang niya, sakto lang. After ko itong ginisa ay gumawa na rin ako ng garlic fried rice in the same pan. Very pink talaga tong pan ko and it's not my first choice but unfortunately hindi kasi compatible yung cream color na pan dito sa induction ko kaya ito na lang. But it looks amazing pa rin naman for me. Then sinunod ko na nga itong itlog at spam na tag-iisa lang kami ni Jeff then plated our lunch. Yung gusto ko talaga sa itlog ay hindi masyadong runny at half-cooked lang. Then we also had beans and that's our lunch for today. Overloaded brunch ito pero naubos naman namin ni Jeff. After namin kumain ay nakita ko si Jeff na nagsasnacks na naman habang nanonood ng TV. Hay naku, hinahayaan ko na lang dahil gusto ko rin na mag-chubby siya ng konti. And then nag-ayos lang ako sa sala and just want to relax today. Ayoko muna maglinis kasi hindi ko pa feel maglinis masyado sa bahay. And I'm still having the mango cravings pero apo lang talaga ang tahin ang available kaya ina-adjust ko na lang ang sarili ko sa kung ano ang available dito sa bahay. After that, I went to the kitchen and decided na magluto ako ng sisig for today. Itong part ang ginamit ko and I just boiled it at tinimplahan. Pinakuluan ko lang ito ng konti and nag-relax na lang sa sala dahil may pinapanood akong series na very classic, Old but Gold. Nakisabay na rin si Cookie sa akin. I also unboxed the new ice maker machine I got finally and this is Hycon Ice Maker. May manual rin ito and I will just put a link sa comment section. May scoop na siya and tray, then it has an indicator kung hanggang saan lang dapat ang level ng tubig na ilalagay mo dito. Since first time ko itong gamitin, hinayaan ko muna siya for an hour before ko siya tinurn on at gamitin. Naglambingan lang kami ni Cookie at pinagpatuloy na ang pagluluto sa kusina. Naghiwa lang ako ng aromatics at yung pork na naluto na rin and chopped it finely. Inuna ko na lang niluto ang pork and then nilagay ko na ang onion at garlic then tinimplahan. I just added mayonnaise, soy sauce, pepper, oyster sauce, a little bit of lemon. Then I just add more soy sauce and adjust it to my taste. Nilagay ko na ito sa grill pan ko nung maluto so it keeps sizzling and added egg and green chili.
At yan, tamang-tama na at inon ko na ang ice maker, and you can choose whether malaki or maliit ang ice na gusto mong ma-produce ng machine na ito. And I just scooped some para sa drinks namin ni Jeff. Sa dinami-dami ng gustong pagkain ni Jeff, isa rin talaga tong sisig na nire-request niya sa akin. We enjoyed our meal together and it was a great dinner, then headed back to my room. I felt exhausted kahit wala akong ginagawa, pero laban lang, may mga araw talaga na ganyan. But there will be better days too. Thank you so much for watching. Bye!